Hello po, maligayang pagbabalik po. Gagawa tayo ngayon ng ensaymada with Obe Halaya. Para sa kumpletong listahan ng ating mga sangkap, nakasulat po siya sa ating description box. Start na tayo! Kagaya ng una nating ensaymada, ang una nating gagawin ay ang kanyang sponge dough, o tinatawag din siyang starter dough. Pero this time, pabibilisin natin ang proseso. Gagamit tayo ng warm water. So dito, kapag na-combine na natin lahat ng sangkap, masahin lang natin. Pagkatapos, i-rest natin ng isang oras bago natin ihalo sa ating actual dough. Hindi natin kailangan pakinisin to ng maayos. Ang importante lang, makaform tayo ng dough. Kapag i-rest natin, kailangan takpan natin ng plastic para hindi mag-dry. Isa sa mga faktor kung bakit mabilis tumigas ang ating tinapay. So ayun, kapag na-erase na natin, umpisa na nating masahin ang kanyang dough. Dito sa ating mixing bowl, pagsamasamahin lang natin lahat ng sangkap. Lagay natin ang flour, sugar, salt, at ito, improver. Napaka-importante ito. Yeast. Gumamit ako ng grams para sa kanyang measurement. Mas accurate ito kumpara sa tablespoon tsaka cups. Lagyan natin ang itlog, butter, at ang ating tubig. So kapag naibuhos na natin lahat, umpisahan na natin siyang inid. Ang tanging goal lang natin pag nagmamasa tayo ng tinapay ay mapakinis natin ang ating dough at maging elastic. Kung napanood nyo ang dati kong video, tinuro ko step by step ang paraan ko ng pagmamasa. So ayan, kapag buo na ang ating dough, isama na natin ang ating fermented dough. Pagkatapos, masahin natin hanggang maging smooth at elastic. Kung nahihirapan kang pakinisin ang dough na to, sa halfway ng iyong pagmamasa, i-rest mo muna siya ng 10 minutes para hindi siya ma-overwork. Isang paraan na rin para ma-relax at ma-activate ang gluten properties ng ating dough. So ayan, kapag makinis na ang ating dough, i-rest natin siya ng 30 minutes. Pero depende rin sa lugar. Kapag malamig, habaan natin konti ang resting time. At kapag mainit ang lugar, iksian lang natin ang oras ng ating pagre-rest. So ayan, kapag na-rest na natin, umpisahan na natin siyang putulin. 50 grams bawat isa. Pagka naputol na natin, bilugin natin. Pagkatapos, i-rest ulit natin ng 10 minutes. Lagi nating tatandaan kapag nagre-rest tayo ng dough, takpan lagi natin ng plastic para hindi mag-dry. Ayan, kapag na-rest na natin, ang sunod na gagawin natin ay pasadahan natin ang rolling pin. I-flat natin siya. So kapag na-flat na natin, mag-spread tayo ng obe halaya sa ibabaw nito. So kapag nailagay na natin ang ating obe halaya, i-roll natin siya. After may roll natin lahat, gagawin natin siya ng hugis ensaymada. So bali ganito lang ang gagawin natin. Paikot lang natin sa ating mga daliri at ang dulo ilagay natin sa ilalim. So after this, final proofing na.
Proof natin siya ng isang oras. Bago natin lutuin, pahiran muna natin siya ng egg wash. Lutuin natin siya ng 190 degrees Celsius, 15 to 20 minutes. Habang pinapalamig natin siya, umpisahan na natin gawin ang kanyang toppings. Dito sa ating mixing bowl, mag-cream lang tayo ng butter at condensed milk. Siguraduhin lang natin ng ating butter ay malambot na bago natin ihalo para hindi magbuo-buo ang ating cream. So ayan, kapag ready na ang ating cream at malamig na ang ating ensimada, ipahid na natin ang ating cream. Pagkatapos, budburan natin ng cheese. Gumamit ako ng cheddar cheese para sa kanyang toppings. Sigurado ako magugustuhan mo tong ensimada na to. Dahil bukod sa malambot na, may palamang pang ube halaya. So ayan, ready na ang ating ensimada. Salamat po sa panonood. Kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-subscribe at paki-like na rin and share. At kung meron kang hindi naintindihan, ilagay mo lang sa comment section at susubukan natin i-resolve.